Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Magandang hapon po sa ating lahat. Luzon, Visayas, and Mindanao. So, ito po kami ngayon sa ating live The Kingdom of God region to upang ipahayag namin sa inyo ang mga nakatagong lihim sa daigdig dito sa aming mahal na guro, mahal na Haring Pilimon Ondo Kriambunansa. So bago ang lahat, mga kapatid, na kami magpatuloy, handugan ko namin kayo ng isang awitin na mula sa aming mahal dakilang guro, mahal na Haring Pilimon Ondo Kriambunansa. Doon wala ng gutom
at wala nang ang paglulugar. Mga kapatid, ganap na ang 2,000 taon na sukat ng panahon sa pagbabalik ni Kristo sa sanglibutan. At tayo'y nakapasok na sa 1,000 taon na si Kristo ay maghahari kasama ng kanyang mga bayan para masubaybayan natin ang buong katotohanan na buo ang programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang consummatum est na ang ibig sabihin ay natapos na ang lahat. Sabihin ko sa inyo na consummatum est sapagkat natapos na ang mga gawain ng Diyos. Sa pagkatapos ng 2,000 taon ni Kristo, na ito rin ay pagkatapos ng 6,000 taon mula ng nagkasala si Adam. Sa 6,000 taon ay natapos ng Diyos ang kanyang gawang ginawa. At sa 7,000 taon siya ay nagpahinga. Gayon din sa 2,000 linggo ay natapos na ang 6,000 taon at tayo'y narito na sa 7,000 taon na kapahingahan ng Diyos. Dahil dito kinakailangan sa mga tao ang paghahanda para mabago ang sarili. Nang sa gayoy hindi na may balik ang nangyari ni Adam na habang nagpahinga ang Diyos, si Adam ay nagkasala noong unang panahon. Ngayon ay naitatag na ang kaharian ng Diyos na handang papasukan ng mga taong nakasumpong ng katuwiran ng Diyos. Isang mapagpalang oras po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At bago po kami magpatuloy sa sentro ng aming ibahagi sa araw, sa oras na ito, nais po muna naming magbigay galang, magbigay pugay sa aming dakilang guro, ang aming mahal na hari na siyang nagtatag ng kaharian ng Diyos sa bagong Jerusalem. Walang iba, mahal na Hari Philemon Ondok Riambunansa, the supreme founder of the Kingdom of God. Ganon din sa aming mga spiritual mothers na nandyan ngayon sa Purok, New Jerusalem, Barangay Talisay, Dapitan City, Zamboanga del Norte, sa lahat ng royal family at sa atin ngayon na siyang Pangulo, President Chairman ng The Kingdom of God, walang iba. Mahal na Prinsipi Rocky Banyes Riambunansa na siya ring Chairman President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. Ganon din sa ating President Chairman ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation, walang iba Hari Adolfo Riambunansa. Sa lahat ng aking mga kasamahan na mga Board of Directors ng The Kingdom of God, ang 12 mga apostoles ng ating mahal na guro, mahal na Hari Philemon Ondok Riambunansa, na kinabibilangan ng itong iyong lingkod, na na-assign dito sa Region 2. At sa lahat din ng mga provincial leaders sa buong Pilipinas, lalong-lalo na po dito sa mga probinsya ng Region 2, dito po kami ngayon sa probinsya ng Quirino, sa bayan ng Madela, sa barangay Poblasyon Sur, sa tahanan po mismo ni Raina Merlita Baltasar and family. Kaya dito po sa probinsya ng Quirino, sa inyong harapan ngayon ang ating provincial leader, si Haring Alex Ancheta, nakasama si Raina Ami Ancheta,
at buong pamilya. At sa lahat ng mga municipal leaders ng probinsya ng Quirino, na dito sa inyong harapan, si Haring Rubel Baltasar, hari ng Bayan ng Nagtipunan, si Haring Roger Pagumpana, hari sa Bayan ng Difon, Quirino. At kasama natin ang mga prinsipe. Marami pang mga hari at reyna sa anim na bayan, no, ng ating provincial leader. No? So, dalawa ang nabanggit ko, si Reyna Shirley Del Rosario, no, sa bayan ng Sakuday. Kumusta po kayo dyan, Reyna? No? Naka-live na po tayo ngayon. Si Princess Clarbel Baltasar sa bayan ng Cabarugis. Kumusta po dyan, Prinsisa? No? Nandyan ngayon sa Middle East. No, anong bansa doon? Kuwait. Sa Kuwait. Okay. Si Reyna Shirley naman ay nasa UK, no, sa London. At sino pa ba yung hindi ko nabanggit na rin? Sa Reyna Rosalia. Ah, Reyna Rosalia, no? Reyna Rosalia. Tugi Nayo, no, sa bayan ng Aglipay. No, sino pa ba ang hindi pa nabanggit? Reyna Merle. No, tama, si Reyna Merlita Baltasar, no, dito po mismo sa bayan ng Madila. Okay, at sa ating mga barangay leaders, no, nandito si Prince Reggie Pagumpana, si Hari Gerson Del Rosario, si Prince Fernando Digao, si Haring Raul Digao. So nandiyan silang Reyna Helen, no, Digao, kasama din, no, si Reyna Flor Baltasar at buong pamilya, si Reyna Janice Del Rosario at ang aking ding Reyna dito sa region to, Reyna Rose Ligutom. So mga kapatid, bago po namin ipagpatuloy, aya kumustahin po namin lahat ng mga nagsubaybay, no, sa programang ito December 30, 2022. So ito na po yung pagbubukas namin ulit, no, sa programa ng The Kingdom of God na Consummatum Est. Kaya sa araw na ito ay bibigyan po natin ng pansin ang isa sa mga sinugo o naging sugo ng Diyos dito sa bansang Pilipinas. 126 years ago, kung naalala po ninyo, gaano kahalaga ang pitsa ngayon, December 30. Dito sa bansang Pilipinas, merong nag-alay ng kanyang buhay para iligtas tayong mga Pilipino mula sa pagkaalipin. Walang iba ang ating dakilang ama, Dr. Jose P. Rizal. Kaya mga kapatid, umpisahin po natin ang pagbibigay sa kanya sa araw na ito bilang pagpapahalaga sa kanyang mga gawain dito sa daigdig, lalong-lalo na dito sa bansang hinirang o bansang pinili ng Diyos. Kaya ibigay ko po sa inyo ang ating provincial leaders dito sa Quirino. Pero bago pa naman yan, magandang hapon din sa ating provincial leader, no, sa Isabela. Alam ko nagsubaybay sila ngayon, no? Hari Simproso Baldo Ancheta, no, magandang hapon sa iyo, Hari. No, provincial leader ng Isabela, nakasama si Reyna Victoria Ancheta
at sa lahat ng mga municipal at barangay leaders sa loob ng probinsya ng Isabela at sa magiging lahat ng probinsya sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kapatid, bigay ko po sa inyo ang ating provincial leader, walang iba, dito sa Quirino, Haring Alex Ancheta. Okay, Hari? So, mga kapatid, magandang hapon sa ating lahat. Luzon, Visayas and Mindanao. So, bago ang lahat, nais ko muna magbigay pugay sa ating sa aming mahal na dakilang guro. Ang aming mahal na guro, walang iba kundi ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondo Priambunansa. At sa aming mga five spiritual mothers na nandyan po ngayon sa Dapitan Shrine City. Magandang hapon na mga nanay po namin dyan sa Barangay New Jerusalem, Dapitan Shrine City. At sa aming mahal na Pangulo, walang iba kundi ang aming mahal na Prinsipe Rocky Wairiambunansa, na siya ang aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At sa aming Hari Adolfo Riambunansa, na siyang President ng the Philippine Deuterium Development and Management Corporation. At sa mga provincial leaders sa loob ng kaharian ng Diyos, sa lahat ng mga kasamahan din, sa lahat ng probinsya sa buong Pilipinas, magandang hapon po sa ating lahat. At ito po ay isa sa mga kinabibilangan ng aking ama. Walang iba kundi ang aking ama, si Improso Ancheta, ng provincial leader ng Isabela. At sa mga municipal leaders sa loob ng karya ng Diyos, mga barangay leaders, down to Purok leaders, magandang hapon po sa ating lahat. So, sa araw na ito, araw ng Webes. Biyernes. Bilis naman. Biyernes na pala. So, ito po yung araw ng Biyernes. Ang araw na ito ay siyang pag-alala po natin, unang-una. So, mga kababayan sa buong Pilipinas, naalala po ba natin ang taong ito? Kaya kami po ay nagpapahayag sa inyo, baka mayroong mga hindi nakaalala sa araw na ito at buwang ito. Ano yung aming ipaalala, liban sa mga nakaalala? Ito yung araw na December 30, 2022. Subalit, kung maalala po natin ang buwang ito o ang taong ito, ito po yung taon na kung saan po ay nagbigay ng isang malaking kalayaan sa ating bansang Pilipinas, walang iba kundi ang ating God, Dr. Jose Rizal. Alala po ba natin, mga kapatid? Siya yung nagbigay, inalay niya ang kanyang buhay para sa ating kalayaan. Kaya, malaki po, sana po, makilala nating mabuti ang ating God, Dr. Jose Rizal, sa buong Pilipinas, maging sa buong mundo. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, ang tatalakayin po natin sa araw na ito, ay walang iba, kundi ang plano ng Diyos sa daigdig. Ano itong plano ng Diyos sa daigdig?
Ang plano ng Diyos sa daigdig ay magtayo ng kaharian ng Diyos. Kaya nga, ibabahagi po namin sa inyo ang tungkol sa kaharian ng Diyos at ang tinawag ng Diyos, hinabi ng Diyos na lupang pangako. So, ano itong lupang pangako? Na binigay ng Diyos sa atin. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, makinig po tayong mabuti. Luzon, Visayas, and Mindanao, maging sa ibang lugar, buwing sa buong daigdig. Para lubos po nating maintindihan ang aming ipapadala sa inyo na mga nakatagong lihim sa daigdig. So, ang aming ipapahayag sa inyo ay ang tungkol sa apat na saksi. Apat na saksi sa buong daigdig. Ano yung kanilang sinaksihan? Ang apat na saksi. Ang sinaksihan ng apat na ito, ang apat na pinili ng Diyos o tinahana ng Diyos ay ang tungkol sa kaharian ng Diyos o tahanan ng Diyos. Bago tayo magsimula, mga kapatid, bigyan ko muna kayo ng isang mababasa po natin sa banal na kasulatan. Na ayon sa nakasulat sa banal na kasulatan sa Revelation 3:4. Pakibasa, Hari. 3:4. So ganito ang sinabi po sa Revelation 11:3-4. At may ipagkakaloob ako sa aking dalawang saksi. At sila magsisipang hulang 1,260 araw na nararamtan ng magagaspang na kayo. Sa 4, ang mga ito'y ang dalawang punong olibo at ang dalawang kandelero na nangakatayo sa harapan ng Panginoon ng lupa. Yan, narinig po natin mga kapatid. Ang nakasulat sa banal na kasulatan na mayroong dalawang saksi sa buong mundo. Na ito po yung dalawang kandilero na tinawag ng Diyos. Dalawa saksi. Dalawang kandilero at dalawang olibo. So, apat ang binabanggit ng Diyos sa banal na kasulatan. So, ang nakasulat sa banal na kasulatan, marami ang naghawak sa banal na kasulatan. Subalit, ang tanong, nabigyan na ba natin ng kahulugan ang nakasulat sa Revelation 11:3-4 na dalawang kandilero at dalawang olibo na ang sinabi ng Diyos ay apat na saksi. Apat lang ang sinabi ng Diyos na saksi sa daigdig. Hindi milyon. Apat lang na saksi. Ang tanong, mga kapatid, ano yung sinaksihan ng apat na ito? Ano yung kanilang pinatunayan o sinaksihan sa daigdig? Para labis po natin itong maintindihan. At sana maintindihan po natin, lalong-lalo na yung plano ng Diyos sa daigdig, ang tungkol sa kaharian ng Diyos. So, titignan po natin
ang istorya ng Diyos. Subaybayan po natin ayon sa nakasulat at ipapaliwanag po namin sa inyo kung ano ang apat na saksi na ayon sa sinabi ng Diyos. Ayon sa nakasulat sa banal na kasulatan sa Zacarias 4:11-14, pakinggan po muna natin bago tayo tutungo doon sa mga sinabi ng Diyos kung ano ang tunay na saksi sa buong daigdig. Basa, kapatid. So ganito ang sinabi sa Zacarias 11:4. Nang magkagayoy sumagot ako at nagsabi sa kanya, ano itong dalawang puno ng olibo sa dakong kanan ng kandelero at sa dakong kaliwa? Sa 12. At ako'y sumagot na ikalawa. At nagsabi sa kanya, ano ang dalawang sangang olibong ito na nasa siping ng dalawang gintong pandaluyan na dinadaluyan ng langis na ginintuan? Sa 13. At siya'y sumagot sa akin at nagsabi, hindi mo baga nalalaman kung ano ang mga ito? At aking sinabi, hindi Panginoon, hindi Panginoon ko. Sa 14. Nang magkagayoy, sinabi niya, ito ang dalawang anak na pinahiran ng langis na nakatayo sa siping ng Panginoon ng buong lupa. Yan, narinig po natin mga kapatid. Buong mundo, narinig po natin ang nakasulat sa banal na kasulatan kung ano ang dalawang olibo at dalawang kandiliro. Ito po ay talinhaga sa banal na kasulatan. Itong talinhaga sa banal na kasulatan ay tinago ng Diyos ng mahabang panahon. Subalit ngayon ay ipaalam po namin sa inyo kung ano ang kahulugan ng dalawang kandiliro at dalawang olibo. Na ito yung sinabi ng Diyos na naging saksi sa buong daigdig. Kaya ang tanong ko mga kapatid sa ating lahat, ano yung kanilang sinaksihan? Ha? Kung meron silang sinaksihan, ang tanong, ano yung kanilang pinatunayan o sinaksihan bilang tinawag ng Diyos na mga olibo at kandilero? Naunawaan po ba natin ito? Pero pag hindi po natin naunawaan, makinig po tayo na sana ay mamulat ang ating mga kaisipan at puso maging sa ating mga kinikilos sa daigdig. Sapagkat ang panahon ay hinugna. Ito na yung tamang panahon na maisigaw namin sa inyo ang tungkol sa sinabi ng Diyos o sinalita ng Diyos kung ano itong olibo at kandilero. Apat ang sinabi ng Diyos. Apat na saksi ang sinabi ng Diyos. So ngayon mga kapatid, kung apat, magsimula tayo sa una. Una mga kapatid, na ginamit ng Diyos na siyang naging saksi sa daigdig ay walang iba kundi ang ating amang Jacob. Ano ang naging gawain ni Jacob sa daigdig upang magampanan o magawa niya yung salita ng Panginoon? Si amang Jacob o si Jacob ay isa siya sa mga nagsaksi. Saan? Doon sa lupa na ipinangako ng Diyos sa kanya or tahanan. Narinig po ba natin mga kapatid? Ano yung sinaksihan ni Jacob? Yung tahanan ng Diyos or salitang Bethel. Ayon sa nakasulat sa banal na kasulatan sa Genesis 28 versikulo 10.
28:10 hanggang 22. Pakibasa po natin, kapatid. Pakinggan po natin kung ano yung sinaksihan ni Jacob doon sa bahay ng Diyos. Siya kaya ang nagsaksi sa tahanan ng Diyos sa panahong yan. Pakinggan po natin mabuti. So, ganito po ang sinasabi. At umalis si Jacob sa Bersiba at napasa dakong Haran sa 11 at dumating sa isang dako at nagparaan ng buong gabi roon sapagkat lumubog na ang araw at kumuha ng isa sa mga bato sa dakong yaon at inilagay sa kanyang ulunan at nahiga sa dakong yaon upang matulog. Sa 12, at nanaginip at narito ang isang hagdan na ang puno ay nasa lupa at ang dulo ay umaabot sa langit. Yan. At narito ang mga anghel ng Diyos na nagmamanhik manaog doon. Right. Sa 13, at narito ang Panginoon ay nasa kataas-taasan niyaon at nagsabi, ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham na iyong ama at ang Diyos ni Isaac. Ang lupa ng kinahihigaan mo ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi. Sa 14, at ang iyong binhi ay magiging parang alabok sa lupa at kakalat ka sa kalunuran at sa silanganan at sa hilagaan at sa timugan at sa iyo at sa iyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng angkan sa lupa. Sa 15, at narito't ako'y suma sa iyo at iingatan kita saan ka man pumaroon at pababalikin kita sa lupang ito sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi ko magawa ang sinalita ko sa iyo. Sa 16, at nagising si Jacob sa kanyang panaginip at nagsabi, tunay na ang Panginoon ay nasa dakong ito at hindi ko nalalaman. Yeah. Sa 17, at siya ay natakot at kanyang sinabi, kakilakilabot na dako ito. Ito'y hindi iba kundi bahay ng Diyos at ito ang pintuan ng langit. Sa 18, at si Jacob ay bumangong maaga ng kinaumagahan at kinuha ang batong kanyang inilagay sa ulunan. Sa ulunan niya at kanyang itinayo na pinakaalaala at kanyang binuhusan ng langis sa ibabaw. Sa 19, at ang ipinangalan niya sa dakong yaon ay Betel. Datapwat ang pangalan ng bayan ng una ay Luz. Sa 20, at si Jacob ay mapanata na sinasabi, ano? Kung sa akin ang Diyos at ako iingatan sa daang ito na aking nilalakaran at ako'y bibigyan ng tinapay na makakain at damit na maisusuot. Sa 21, na anupat ako'y makabalik na payapa sa bahay ng aking ama ay ang Panginoon nga ang magiging aking Diyos. Sa 22, at ang batong ito na aking itinayo na pinakaalaala ay magiging bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibigay mo sa akin ay walang pagsalang, ang 10th bahagi ay ibibigay ko sa iyo. Yan. So, napakahaba po yung ating binasa, mga kapatid. Ano itong nakasulat sa banal na kasulatan na aming papatunayan sa inyo na 2 olibo at 2 kandiliro? Sinabi ko po sa inyo na ano itong 4 na naging saksi sa daigdig. 4 lang ang saksi sa daigdig, ha? 4 lang. Huwag niyong dagdagan. Kung magdagdag kayo, paliwanag ninyo.
ano yung naging apat na saksi sa daigdig upang ano yung kanilang saksihan? Ang kanilang sasaksihan, unang-una, si Jacob, sinaksihan niya ang bahay ng Diyos. Maliwanag po ba? Sino ang nakasaksi sa bahay ng Diyos? Walang iba, si Jacob. Tinawag niyang Bethel o bahay ng Diyos. Tama po ba, mga kapatid? Tama po. So, itong tinaguri ang apat na naging saksi sa daigdig. Kung maraming saksi dyan, ay ipaliwanag natin ano yung sinaksihan natin. Kaya ang pagsasaksi sa gawain ng Diyos o yung ipapangako ng Diyos, ano yung kanyang ipapangako? Yung lupain. Ano yun? Yung tahanan ng Diyos. At doon, pinangakuhan ng Diyos si Jacob upang doon niya gampanan ang lahat ng pagpapala. Sino ang nakasaksi? Tanong ko sa ating lahat. Jacob. Sino ang nakasaksi sa tahanan ng Diyos sa lupang pangako? Una, si Jacob. Tama po ba, mga kapatid? Yan ang sinabi ng Diyos. Yan ang nakasulat sa banal na kasulatan. Ang unang saksi sa daigdig ay si Jacob. Si Amang Jacob. Ulitin ko, ano yung kanyang sinaksihan? Yung tahanan ng Diyos o yung lupa na pinangako ng Diyos sa kanya. Tahanan ng Diyos. Sana maintindihan po natin yung salitang tahanan. Ha? Hindi yung pabahay ito, ha? Baka iniisip ninyo, pabahay yan. Alam nyo po ba yung salitang tahanan ng Diyos? Yung pangakong lupa mula kay Amang Jacob na hindi niya namalayan, na yun na pala, yung kanyang tinulugan ay yun na pala. So, ibig sabihin, siya ang nakasaksi doon sa tahanan ng Diyos o bahay ng Diyos. Mga kapatid sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Ngayon, dahil apat ang saksi sa daigdig, sino naman ang ikalawang saksi sa daigdig? Kung pinatunayan ni Jacob ang bahay ng Diyos, ang tanong ko sa inyo, yung ikalawang saksi sa daigdig, ano naman ang magiging katayuan niya bilang saksi? Ano kaya din ang kanyang sasaksihan itong pangalawa? Dahil apat, nasa pangalawa pa lang tayo. Sinaksihan ni Jacob, ito ang bahay ng Diyos. So kinakailangan, kung merong nagsaksi ang tahanan ng Diyos, kailangan meron ding magsaksi na ito ang kaharian ng Diyos. Ito ang bahay ng Diyos. Sino ang pangalawang saksi? Pakinggan po natin ang nakasulat sa banal na kasulatan sa Revelation 1 verse 5. Basa. So ganito po ang mababasa. At mula kay Hesukristo na siyang saksing tapat na panganay sa mga patay at pangulo ng mga hari sa lupa doon sa umiibig sa atin. At sa nagkalag sa atin sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Yan. Narinig po natin. Sino ang sumunod na saksi kay Jacob? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ano naman ang kanyang sinaksihan? Ha? Yung bahay ng Diyos. Ano yon? Yung kaharian ng Diyos. Saan ito? Doon sa Israel. Doon sa Jerusalem. Ang tanong ko sa atin, tunay ba na pinangaral ni Jesus ang kaharian sa Jerusalem? Ha? Sinaksihan ba ni Jesus ang kaharian sa Israel? O sa bansang Jerusalem?
Tunay, mga kapatid, pakinggan po natin ayon sa nakasulat, Lucas 4:43. Ano ang sinasabi? Basa, kapatid. So, ganito po ang mababasa sa Lucas 4:43. Datapwat sinabi niya sa kanila, dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat sa ganito ay sinugo ako. Hindi lang pala saksi, sugo pa. Ha? Narinig po natin. Ano yung patunayan o papatunayan ni Jesus, ni Panginoong Jesus? Una, ang lupang pangako o bahay ng Diyos na sinaksihan ni Jacob. Ang pangalawa na nagsaksi sa bahay ng Diyos ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ano ang kanyang sinigaw? Kaharian ng Diyos. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Ha? Ang pangalawang saksi sa buong daigdig, walang iba, ang ating Panginoong Hesus Kristo. Anong sinaksihan? Na ang bansang Jerusalem ay kaharian ng Diyos. Tunay din ba ng Jerusalem ay tahanan ng Diyos? Ang tanong ko sa inyo. Huwag kayong magsaksi kung mga sinungaling kayo. Dapat yung katotohanan lang para ang tao hindi mabubulag. Ha? Huwag kayong turo ng turo sa taas. Saksihan natin po yung katotohanan. Kaya may ginamit ang Diyos na magsaksi sa daigdig. Ano ang kanyang ginamit? Apat lang ang saksi sa daigdig. Maliwanag po yan, mga kapatid. Ang tanong, tunay din ba? No, kung pinatunayan ni Jacob na ito ang bahay ng Diyos, patunayan din natin mula sa panahon ni Jesus na ang Jerusalem. Ano yan? Tinapay ba yan? Kambing ba yung Jerusalem? Ayon sa Jeremias 3:17, pakinggan po natin kung ano itong Jerusalem. Basa. Jeremiah 3:17. So ganito po ang sinasabi. Sa panahong yaon ay tatawagin nila ang Jerusalem na luklukan ng Panginoon. Mm. At lahat ng mga bansa ay mapipisan doon sa pangalan ng Panginoon sa Jerusalem. Hindi na rin lalakad pa man sila ng ayon sa pagmamatigas ng kanilang masamang kalooban. Yan. Ang tanong ko sa inyo, ano yung Jerusalem? Tahanan ng Diyos o luklukan ng Diyos ayon kay Jeremias? Sino ang sumaksi sa bansang Jerusalem? Na yun, na doon dapat may tayo ang kaharian. Pero sinaksihan ito ni Jesus. Ng Jerusalem ay siyang kaharian ng Diyos. Yun nga lang ang tanong ko sa inyo, tinanggap ba yung pangalawang saksi sa daigdig? Kung hindi man sa tinanggap bilang nagpatunay ng Jerusalem ay tahanan ng Diyos, wala namang problema. Bakit? Alisin din eh. Ha? Ang tanong, nung pinangaral ni Jesus, sinaksihan niya ang tungkol sa Jerusalem na ito ang tahanan ng Diyos. Pinaniwalaan ba ng tao? Mga kapatid, ang tanong ko sa inyo, pinaniwalaan ba ng mga tao doon sa Jerusalem na ang Jerusalem ay tahanan ng Diyos? Hindi nila ito pinaniwalaan. Ha? Walang naniwala na ang bansang Jerusalem ay yun ang tahanan ng Diyos o kaharian ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, ito na po yung dalawang olibo na naging saksi sa daigdig. Dalawang olibo. Ano yung kanilang pinatunayan? Yung lupang pangako. Pinatunayan ni Amang Jacob ang lupang o bahay ng Diyos, lupang pangako. At pinatunayan din ni Panginoong Jesus na Kingdom of God.
Tama po ba? Pinatunayan niya, the kingdom of God. Maliwanag, mga kapatid, na ang Jerusalem ay kaharian ng Diyos. Kaya lang, sayang. Hindi nga nalalangan nila ito tinanggap. Kaya wala nang problema doon. At least na sinaksihan ng Diyos na yon ang kaharian ng Diyos. Maliwanag ang sinabi ni Jesus. Alam nga naman na ipangaral niya ang kaharian doon na hindi ayon sa Diyos. Anong sinabi ni Jesus? Na dapat namang ipangaral ko ang mabubuting balita, ang tungkol sa kaharian ng Diyos sapagkat sa ganito, ano? Ay sinugo ako. Pangalawang saksi sa daigdig. Anong kanilang sinaksihan? Yung bahay ng Diyos. Na yon na yung kaharian ng Diyos. Yan ang tunay na saksi sa daigdig. Dahil apat ang saksi, mga kapatid. Ang tanong, saan kaya ngayon ang ikatlong saksi sa daigdig? Kaya nga, sa panahon ni Jesus Christ na hindi man to tinanggap ang kanyang sinaksihan o pinangaral na tungkol sa kaharian ng Diyos, ano ang sinabi ng Diyos? Ayon sa Matthew 21:43. So ganito po ang sinabi sa Matthew 21:43. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Yan. Ano, mga kapatid, sa palagay natin, sino kaya ang pangatlong saksi sa kaharian ng Diyos? O sa lupang pangako? Ano sinabi ni Jesus Christ? Alisin ko sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibigay sa isang bansa. Sinabi yan ng Diyos na ang kaharian ay alisin. Saan? Sa Jerusalem. Saan ibigay? Ibigay sa isang bansa. Kung ibibigay ito sa isang bansa, meron pa yung gagamitin ang Diyos na magsasaksi doon. Ay, meron naman. Alam nga naman, ibigay niya doon na walang mangaral o magsaksi. Kaya ang tanong ko, mga kapatid, sino yung ikatlong saksi sa daigdig upang patunayan niya na yun na naman yung bahay ng Panginoon. Sana tanggapin niyo na. Hindi pataas-taas pa kayo. Tanggapin na natin, mga kapatid. Huwag na tayong magmatigas pa ang ating mga puso. Sasabihin ko sa inyong ikatlong saksi sa daigdig kung sino ang pinadala ng Diyos. Sapagkat sinabi ni Kristo, alisin ko sa inyo ang kaharian at ibigay sa isang bansang nagkakabunga. So dapat mayroong magsaksi kung ano yung bansa na yan. Sino ang ikatlong saksi sa daigdig? Mga kapatid, hindi ako mahihiya na sabihin sa inyo sapagkat ito ang katotohanan, ang ikatlong saksi sa daigdig. Alalahanin po natin ang buwang ito, December 30. Sino ang nagbigay sa atin ng kalayaan? Ang ikatlong saksi sa daigdig, walang iba, ang ating amang Dr. Jose Rizal. Amang Dr. Protasio Rizal, ito ang ikatlong saksi sa daigdig. Ano ang kanya namang sinaksihan? Ano naman yung kanyang sinigaw? Ha? Ano? Mga kapatid, unang-una sinaksihan ni Dr. C. Rizal, Mindanao is the land of promise. Tama po ba, mga kapatid? Ito yung sinaksihan ni Dr. Jose Rizal, Mindanao is the land of promise. Inalay niya ang kanyang buhay para sa lahat ng mga Pilipino. Pero ang tanong,
Niwala din ba kayo? Tinanggap ba natin yung nagbigay ng kalayaan sa Pilipinas? Yung iba hindi, yung iba tinanggap. Bakit? Hindi nila naintindihan. Ano lang ang tingin sa kanya ng mga tao? Ay, hero lang. Ano? Hero lang kanyo? Okay lang yung hero, wag nyo nagyan ng lang. Ang pangit naman niyang pakinggan. Alam nyo mga kapatid, kung ating ibabasi ito sa banal na kasulatan, ayon sa Hebreo City 1, ano ang sinabi ng Diyos doon? Si Melchizedek, hari ng Salem. Eh kung hero, ano kaya kung pagdugtungin mo na, di, ayos na, hero, Salem, ayun naman. Pahili-hili pa kayo. Kung mahiyain kayo, huwag kayong mahiyain. Patunayan natin kung sino ang nagsaksi sa tahanan ng Diyos doon sa lupang pangako o pinangako ng Diyos. Sino ang inutusan na pangatlong saksi sa daigdig? Sino? Walang iba ang ating mahal na Dr. Luis Rizal. Alalahanin po natin ang ginawa o pinakita ng ating mahal na Dr. Luis Rizal. December 30, 1896. Inalay niya ang kanyang buhay. Para saan? Para sa ating kalayaan. Diba? Alam niyo ba yung salitang kalayaan? Nagkaroon kaya kayo ng magagandang bahay kundi si Dr. Sirisa? Nagkaroon kaya kayo ngayon ng magagandang mga sasakyan kundi sa kanya? Ngayon, nakalimutan nyo na. Pero, walang problema. Kung nakalimot kayo, ito kami nagpapaalala. Sa lahat ng hindi pa lubusang nakakakilala. Kung ano ang nilalaman ng sulat at kung sino yung pinangapuan. Sino ang ikatlong saksi sa daigdig? Si Dr. Jose Rizal. At pinatunayan niya, Mindanao is the land of promise. Maliwanag po mga kapatid. Ang lupang, ang Mindanao na siyang lupang pangako. Kahit atras pa kayo sa Jerusalem, ang tanong, mayroon bang lupang pangako doon? Meron. Ngayon naman. Sa Pilipinas, meron din bang lupang pangako? Meron. Saan? Sinigaw ni Dr. Jose Rizal, Mindanao is the land of promise. Intindihin nyo yan, mga kapatid, lahat ng mga kapatid na nandito sa Pilipinas. Muslim ka man, kung ano ka man, dapat intindihin po nating mabuti ang gawain ng Diyos sa daigdig. Ngayon, apat ang saksi ang sinabi ng Diyos. Sino kaya ang pang-apat na magpatunay sa sinigaw ni Dr. Jose Rizal, Mindanao is the land of promise. So kinakailangan mayroon din magsigaw ng lupang pangako ay siyang kaharian ng Diyos. Sino sa palagay ninyo? Mga kapatid, ang pang-apat na saksi sa buong mundo, walang iba kundi ang aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Pilimon Ondok Riam Bunansa, ang pang-apat na saksi sa daigdig. Bakit ko nasabing saksi? Pang-apat siyang saksi. Ano ba yung kanyang sinaksihan? Pinatunayan ng aming mahal na guro, sinaksihan niya na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Sinigaw ni Dr. Jose Rizal, Mindanao is the land of promise. Sinigaw ng aming mahal na guro, the kingdom of God. Maliwanag po ba mga kapatid? Maliwanag pa sa sikat ng araw kung sino ang apat na saksi
dalawang olibo at dalawang kandiliro. Ulitin ko. Ang unang nagpatunay na siyang tahanan ng Diyos, si Jacob. Pinatunayan ni Jesus Christ, the kingdom of God. Pangatlong saksi, sinigaw ni Dr. Jose Rizal, Mindanao is the land of promise, lupang pangako. Pinatunayan ng aming mahal na guro, mahal na Haring Pilimon Ondokriang Bonanza, ang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Sino ang aming mahal na guro sa palagay natin? Kayo na ang maghusga. Kaya nga mga kapatid, sa kaorasang ito, kami po'y nagpapasalamat sa lahat. Ito ang aming binabalita sa inyo, lalong-lalo na ngayong buwang ito, December 30, na siyang kapanahunan na kung kailan inalay ng ating God Dr. Jose Rizal ang kanyang buhay para sa ating kalayaan. Kaya tayo ay magpasalamat ng malaki sa pang-apat na saksi. Ano yung kanilang pinatunayan? Ang tungkol sa lupang pangako at ang bagong kaharian ng Diyos na walang iba ang bansang Pilipinas. Dito na sa bansang Pilipinas, muli, dito na itatayo ng Diyos ang kanyang kaharian na siyang sinaksihan ng apat na tinawag na dalawang olibo at dalawang kandiliro. Ha? Malinaw po ba, mga kapatid? Apat lang ang saksi sa daigdig. Hindi milyon. Apat lang ang saksi sa daigdig. Kung magsaksi kayo, di bumalik kayo sa mga panahon. Patunayan ninyo, balik ninyo yung panahon. Hindi ko alam kung maka-atras pa kayo. Ang tunay lang na saksi na pinadala ng Diyos sa daigdig, apat lang. Isa na dito ang ating bansang Pilipinas na pinatunayan na pang-apat na saksi, walang iba kundi ang aming mahal na guro. Mahal na Haring Pilimon Ondok Riam Bonanza, pinatunayan niya lahat ng nakatagong lihim ay binigay na ito sa atin. Na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Siya lang ang aming mahal na hari ang nagpatunay niyan. Kung may panglima pa, hindi ko nakilala yan. Ha? Kung panglima kayo na saksi o pang-isa, pang-ilan kayo diyan, sumaksi kayo ng katotohanan. Ha? Para hindi magalit ang Diyos sa atin. Saksihan natin yung katotohanan. No? Mga kapatid, sa oras na ito, kami po'y nagpapasalamat, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa buong mundo, na kayong nagsubaybay at nakinig, ang pinatunayan ko po sa inyo ay ang apat na saksi sa daigdig. Ulitin ko, anong kanilang sinaksihan? Yung tahanan ng Diyos, yung lupang pangako na siyang kaharian ng Diyos. Isipin niyong mabuti. Huwag kayong turo ng turo sa taas. Ha? Huwag kayong turo ng turo doon sa taas. Mangangawit lang kayo. Kaya kami nagpahayag. Sapagkat ito ang plano ng aming mahal na guro na siyang pang-apat na saksi ng Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Tanong ko sa inyo, tanggap ba ninyo ng Pilipinas natin ay siyang kaharian ng Diyos? Wala na si Jerusalem. Tanggap ba natin, mga kapatid? Tanggapin na ninyo sa ayaw man at gusto ninyo, hindi kayong masusunod, kundi ang Diyos. Kung tanggapin ninyo, mas mainam para makapasok kayo sa kaharian ng Diyos. Ha? Pumasok kayo sa kaharian ng Diyos. Kaya mga kapatid, maraming salamat po sa ating lahat, sa inyong pagsubaybay at pakikinig, lalong-lalo na sa mga kapatid po natin yan sa UK, ang ating Reina Shirley Del Rosario at ang ating Prinsesa
Raribel Baltasar, maging sa lahat ng mga kapatid sa buong kaharian ng Diyos, Luzon, Visayas at Mindanao. Mabuhay po tayong lahat. Magandang hapon. Kahit papano, tatawagin, babatiin ko kayo. Happy New Year. Ha? Happy New Year po sa inyo sa ngayon. Ha? Maraming salamat at magandang hapon. At sana palagi kayong magsubaybay sa aming programa Consumatum Es. Okay? Maraming salamat at magandang hapon po. At bago ako tatayo dito sa aking kinaupuan, awitan ko muna kayo ng isang awitin na mula sa aming guro. At pagbigay galang natin, hindi lang paggalang, pagpupuri sa ating mahal na Dr. Jose Rizal. Na ang tunay na Diyos na may kapal, ngunit ang mga tag-usap bansa ayaw maniwala, kahit inialay ang bumi ang buhay upang gagawin na pamahalaan ang buong bayan. Kaya mga kaibigan, dapat asahan at huwag mag-alinlangan sa buhay ng puso ang paniniwala na siya ang bathala upang maitala ang iyong pangalan sa kanyang aklat. Doon may susulat taglay kaligtasan. Ngayon ay kailangan ang lahat magkaunawa. Bigkis magkaintindihan kahit ay marami sa bigkis mubuhin upang gagawin na pamahalaan ang buong bayan. Kaya mga kaibigan, dapat asahan at huwag mag-alinlangan
paniniwala na siya ang bathala upang maitala ang iyong pangalan sa kanyang aklat. Doon may susulat taglay kaligtasan. May pangakong lupa. Ready, sing. May pangakong lupa. Sirisa lang may salita sa lupang Mindanao. Si Kristo ay lilitaw. Ang Diyos nating buhay sa ating naghihintay sa bagong pangalan na sa Diyos pinalita. Si Kristo ay minao sa munting bayang di pulo ang kanyang kaharian ay walang hanggan. Si Kristo ay dumating na salubungin natin siya sa kanyang kaharian na walang hanggan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon buong Pilipinas, maging sa buong mundo. Salamat.